Hi guys! Welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron tayong math problem coming from integral calculus, which is a triple integration. Pero before that, shoutout muna kay Francis Medrano. And I hope you all the best, Lodi Cakes, and more power sa'yo. And alam ko, magiging successful kayo in the future. So ito yung problem natin. Evaluate the triple integral. So that is y cosine z to the fifth dx dy dz from 0 to 3, 0 z squared, 0 to 1. So, paano po ba Sir IJ mag-solve ng ganyang integral, definite integral, which is a triple integration? So, ganito lang kasimple yan mga Lodi Cakes. You will first start dun sa pinakaloob. So, consider muna natin itong integral na to. So, consider the definite integral given by y cosine z to the fifth dx from 0 to 3. Okay. So, ang gagawin lang naman natin dyan, integrate natin itong mga Lodi Cakes. Dahil ang variable natin ay x, consider na wala namang x yan. Automatically, constant yan. So, di ba kapag nag-integrate tayo ng constant, with respect to a certain variable, lalagyan lang natin ng variable na yon. So, this is magiging x yan kasi with respect to x po. Kumbaga, integral ng 2dx, that is 2x plus constant c. Ganun siya. So, dahil ito wala namang x, so lagyan lang natin ng x. So, the integral will become xy cosine z to the fifth. Kaya lang, a-apply natin si fundamental theorem of calculus. Ito yung magiging limits natin. So, lower bound is 0, tapos this is 3. Sir IJ, saan natin ilalagay yung 0 tsaka yung 3? So, yung 0 ilalagay natin kay x kasi with respect tayo sa variable na to. And itong 3 ilalagay natin kay x. And then, ima-minus natin if naalala nyo po yung fundamental theorem of calculus. So, replace x with 3. So, that will be 3y cosine z to the fifth minus 0. If x is 0, di ba the entire expression will be equal to 0 na. Pero sige, lagay pa rin natin. 0y cosine z to the fifth. So, that is 0 na yan. So, magiging simplified form ng pinaka-loob natin is 3y cosine z to the fifth. Okay. So, ibig sabihin, ito, papalitan na natin nito. So, how do we transform na? So, magiging double integration na lang siya. That will be from 0 to 1. Tapos, from 0 to z squared, mga Lodi Cakes. And then, palitan na natin siya ng 3y cosine z to the fifth dy dx. Okay? So, ito naman, mga Lodi, dy. Tingnan natin yung loob. Consider natin tong integral na to, definite integral. And kapag in-integrate natin si y dy, that is y squared over 2. So, i-consider natin itong inner integral, mga Lodi Cakes, specifically the inner definite integral natin. So, we will have, if alam natin na ang integral ng y dy is y squared over 2, so we can rewrite this one as 3y squared over 2 cosine of z to the fifth, that is from, mga Lodi Cakes, anong gagawin natin dyan, Sir IJ? So, tama kayo dyan, mga Lodi Cakes. So, ang gagawin natin dyan will be from 0 to z squared. Okay? So, ano na mangyayari, Sir IJ? Saan natin ilalagay yan? Dahil dy na po yan, ipapalit natin siya kay y. Ito, magiging 0 na yan kasi 0 times or 0 squared, that is 0. Z squared, replace natin dito. So, we will have 3z squared quantity squared over 2 cosine of z raised to the fifth power. Okay? Kaya lang, Sir IJ, etong 0, wala na yan. Yes, that is correct. Wala na kasi magiging 0 lang naman yan. Simplify natin to. This will become 3 halves z to the fourth cosine of z raised to the fifth power, mga idol. So, ito na yan. Ibig sabihin, ito, papalitan na natin ito, mga Lodi Cakes. So, that will become the integral or the definite integral from 0 to 1 ng 3 over 2 z to the 4th cosine of z to the 5th dz. So, yun na yung mangyayari, mga Lodi Cakes. And then, integrate na natin siya with respect to z. Okay? So, ano na po mangyayari dyan, Sir IJ? What will we do next? Kung mapapansin natin, nang nasa loob nito, z to the 5th. Kapag dinifferentiate natin yan, ang differential lang z to the fifth is 5z to the fourth dz. So, magiging related na siya. So, how do we do this, Sir IJ? That is correct. We will use algebraic substitution. So, we can let u be equal to z to the fifth
And taking the differential of both sides, that is 5z to the 4th dz. So, ibig sabihin, itong itong z to the 4th dz, that is 1/5 du. Kasi itong 5, we will divide both sides by 5, mga Lodi Gigs. So, we have, we can translate this as 1 over 5 du equals z to the 4th dz, mga Lodi Gigs. Okay? So, ano nang mangyari dyan, Sir IJ? Sige, ang gawin natin, burahin ko lang ito nasa taas, mga Lodi Gigs, ha? So, ano nang mangyari, Sir IJ? Burahin ko lang ito, mga Lodi. Burahin ko lang po itong nasa taas natin. So, from 0 to 1 po yan, ha? Okay, pwede nyo namang reviewin. So, ano nang mangyari, Sir IJ? So, this will become, ilabas natin si 3 over 2. So, magiging 3 over 2 siya. Integral from 0 to 1 ng ang z to the 4th natin dz, that is 1/5, so that is cosine of u du multiplied by 1 over 5. Basta mga logics, ito pala, sorry, I have to remind you of this. Ito, nilagay ko lang muna siya, pero dapat sa z yan, ha? Kasi kapag ginawa mo siyang in terms of u, mamamali ka. Bakit, Sir IJ? Kasi syempre, tinranslate mo siya, eh. Kumbaga, hindi natin sure kung siya pa rin ba, di ba? Oh, grabe naman yung Sir IJ. Hindi pa rin natin sure yan kasi mga Lodi Cakes, kailangan isolve mo pa si u in terms of z. Kaya ang gagawin muna natin, tanggalin muna natin itong 0 to 1. In terms of u muna tayo, tapos saka natin siya ibalik. Okay, sana mas malinaw, ha? Ulitin ko, ha? Baka nalito. Sige, ulitin natin mga Lodi Cakes for the benefit of everyone. So we have the z to the 4th dz, that is 1 over 5. So meron tayong 1 over 5 cosine of u, or cosine u, tanggalin na natin si parenthesis, cosine u du. Ano pinakamadaling gawin, Sir IJ? Ilabas natin si 1/5. So we have 3 over 10 integral of cosine u du. Ano integral ng cosine u, mga Lodi Cakes? That is correct. So we have 3 over 10 sine u, mga Lodi Cakes. Kaya lang, ano ba yung u natin? Ibalik nyo to. So, itong u, palitan natin to ng 3 over 2 sine of z to the 5th. Kaya lang, from 0 to 1. Yun na siya, mga Lodi Cakes. Ay ba 3 over 2 to? 3 over 10 pala. From 0 to 1. And then, substitute na natin yan. Alam natin na ang sine 0 is 0. So, ano na mangyari, Sir IJ? E di parang sine 1 to the 5th, or that is sine 1. Therefore, the final answer is 3 over 10 sine of 1 radian. Ito na yung pinaka-final answer natin, mga Lodi Cakes. Okay? Ulitin ko po, abakan na lito. Nag-algebraic substitution si Sir IJ. And then, ito, naging 1 over 5 cos u du, nilabas natin. Yung 1 over 5, that is 3 over 10 na. Kasi multiplied by 3 halves. The integral of cosine u is sine u. Kaya lang, itong sine u natin, binalik natin si z to the 5th. And then, in-apply natin yung fundamental theorem of calculus. 1 to the 5th, that is 1. 0 to the 5th, that is 0. Ang sine 0 ay 0. So, magiging 3 over 10 na lang ng sine of 1. Therefore, ito na yung magiging final answer for the triple integration. So, sana mga Lodi Cakes, medyo na-recall natin yung triple integration. And if ever meron kayong questions or clarifications, you feel free to comment on the comment section. Thank you so much for those who subscribe dun sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat, mga Lodi Cakes. I hope na by the end of the year or early next year makuha natin yung 100k subscribers. Kita-kits sa mga next match tutorial videos ko, and have a great night. Bye-bye!